Magandang hapon, Sir Jose Marie Sopetran. Magandang hapon din po. Okay. Sir, kayo po ay susuko sa kasong statutory rape. Yes po, ma'am. Nung may nangyari sa inyo, sir, aminado po kayo na siya ay 13 years old pa lamang nun. Hindi ko po alam, ma'am. San po ba kayo nagkakilala ni Neneng? Magkakapitbahay po, ma'am. Ah, magkapitbahay. Pero hindi ka aware na 13 pa lang siya nung time na yon. Anong nangyari nung time na yon? Nagkaroon po kasi kami ng relasyon, ma'am. Nagkarelasyon kayo. Nung time na yon, ikaw ay 25 years old ka. Siya ay sinasabi na 13 years old. At nagsampa ng kaso ang nanay niya laban sa iyo dahil nagbunga. Apo. No? Nabuntis mo. So ano naging pag-uusap niyo ni Neneng nung time na yon? Wala po kami pinag-usapan nun. Ano sabi sa iyo ng magulang niya? Wala naman, hindi na po kami nakapag-usap nung gawa nung kinasuhan na po nila ako sabay, inano po nila ako. Parang binantaan po ako. Una sa lahat, Nay, nagpapasalamat din po kami dahil dito po kayo, pinagkatiwalaan niyo po yung programa ni Idol Rafi para nga po sa safety din ni Jose, no? I-turnover, mabigyan po natin ang proper turnover sa mga kapulisan. Opo. So ano po ang masasabi niyo dito, Nay? Actually po ngayon medyo nakakaluwang na po yung ano ko gawa ng sobra pong stress ako, kulang na lang dumating sa point din po na gusto ko nang magpakamatay kasi yung problema na yan dalawa parang nilihim nila na magpinsan, hindi ko alam. Magpinsan po si Jose at si Neneng? Yes po, dumating po sa point na nalaman namin na ganyan. Opo. Tapos anong nangyari? Inantay nila akong umuwi sa bahay, tapos para ipagtapat namin sa kanyang papa. Nung nalaman ng papa niya, binateo siya ng ano, ng matigas na bagay. Opo. Ganyan na siya. Inadlangan namin kasi ayaw din namin masaktan. Nandiyan na yan eh. Tapos napagkasunduan namin, yung time na yun, ilayo mo na yung bata kasi baka mapatay niya. At ito rin, baka din daw mapatay niya. Yes, ma'am. Hindi mo na namin pinapauwi sa bahay kasi ano nga, yung pagbabanta nga niya. Opo. Yung bata inilayo din para sa kahihiyaan nga. Tapos sa pagkasunduan, sila mismo mag-asawa nagsabi sa akin na ayaw, ate, ayaw kong dungisan ang kamay ko at ayaw kong magkasamaan tayo ng loob. Ang gusto kong mangyari, kayo bahala muna dyan, gastusan ninyo. Ginastusan ko po. Dumating sa point na pagkatapos kong gastusan, saka sila nag-aksyon ng mag-file ng demanda. Ay sobrang down po ako. Kasi naalala niyo po, yung kuya ko, dinala ko dito ng Pebrara, hiningian ko ng tulong. Yes, ma'am. Sobrang gipit ako. Lahat ng gastusin sa kuya ko, ginastos ko. Nakausap niyo po ba si Neneng, Nay? Nakausap po namin yan. Kinausap namin mag-ina ng anak kong dalaga. Mm-hmm. Tinanong namin siya kung binlockmail ba siya nito? Opo. O tinutukan ba siya ng patalim? Yes, hindi ma'am. Daw. Opo. Tapos, yun nga, sabi namin, bakit inantay pa ninyo na makabuo kayo, nilihim ninyo? Ito kasi, siya yung parang naging obligasyon nilang magulang na maghatid sa school. Ito yung ginagawa nilang ano, tagahatid sundo sa school ng batang yan. Ah, so si kaya Jose magkalapit po sila. Ah, kaya naging magka-close dahil si Neneng po, yes, hinahatid sundo yes, niya. Po. Kumbaga nagiging guardian oo, po. Oo, parang okay. Siya yung ano, tapos pag wala sila mag-asawa na sa trabaho, ang babae, ang nanay is nasa kasama sa asawa. Ah, okay. Parang wala siyang kasama sa bahay, parang dumating sa point na tawagan niya ako sa trabaho. Yes, ma'am. Tawagan ko daw ito, pasamahan niyo yung pamangkin ko doon sa kanila kasi walang kasama. Okay. Parang ganon, lumapit yung ano nila, yung loob sa isa't isa. Tapos, yun nga lang po ang inamin po ba sa inyo ni Jose Nay na magka-relasyon sila ng sarili niyang hindi pinsan? Hindi ko po siya nakakausap eh kasi hindi ko na muna siya pinauwi sa bahay gawa ng binantaan na nga siya. Sobrang stress po ako, ma'am. Ang daming, may hawak po akong papel sulat kamay ng bata na humihingi sa anak kong dalaga ng saklulo kasi yung pagbabanta nila, ma'am, humingi ako ng payo sa mga tita-tito nito kung anong dapat kong gawin. Kasi gusto ko nga talaga isuko na. Ang sabi ng tita-tito nila, payo nila sa akin, ipablatter ko daw muna dahil doon sa pagpabanta nga.
yun nga, dumating sa point, nagharap kami sa barangay, wala pong nangyari. Isang business... Wala po kayo nanay na nahalata sa kinikilos po nung magpinsan na malambing sila? Wala po kasi ako sa bahay, ma'am. Nasa trabaho po ako. Twice a month lang po ako nagdi-diop. Okay. Single mother po ako, ma'am. Pinalaki ko silang tatlo ng ganun. Wala akong inaasahan. Sobrang sakit. Masakit man sa loob ko na may mangyari ngayon na makukulong siya. Pero yun yung way eh, para pagbayaran niya yung pagkakasala niya. Ayaw ko naman konsentihin yung pagkakamali niya. Yes, ma'am. Kasi alam ko, yes, ma'am. May inuri yung pamangkin ko. Opo, opo. Kasi sobrang ginipit nila kami, ma'am. Ano ang ginawa nila sa amin? Nung pisa nila tanggalan kami ng ilaw, tubig. Ma'am, ito pong kaso po ni anak po ninyo, ma'am, ni Jose, ay not billable po. So, non-billable siya, ma'am, for five counts po ng rape. Meron ka bang nais sabihin sa mami mo bago ka namin i-turn over sa kapulisan, sa Carmona, Cavite? Gusto mong humingi ng tawad kay Neneng, sa nanay at tatay niya, lalong-lalo na sa mami mo, na hindi... Ma'am, sa totoo lang po, wala siya sa tamang ano, mami, hindi na siya. Hindi siya nakakausap ng ano, so sobrang pagbabanta ng bayaw ko po. Mm-hmm. Tapos, yung anak po, sinasaktan nila pag nagre-report sa amin. Actually po, marami akong hawak na evidence. Sino pong sinasaktan, ma'am? Yung bata po. Yung Neneng? Po. Tapos dumating din po sa point na tinuruan ng nanay niya na sakalin yung baby. Pinapasakal ng baby. Nang anak na po si Neneng, ma'am? Opo. Well, una sa lahat, no? Yung pangyayari dito, ikinalulungkot ng aming programa na may nangyaring ganito. Okay? Ngunit kami rin ay nagpapasalamat na nakita nyo na ang aming programa ay kayang maging venue ng ganitong surrender. At dahil po dyan, gusto ko lang sabihin sa kanila rin, Shari, no, na ikaw ay magsusurrender. Hindi ibig sabihin yan ay inaamin niya yung pagkakasala. Yes. Okay? Ang pagsusurrender ay alinsunod lamang, no, doon na sa inisyu na warrant of arrest ng korte. Okay, this is November 23 pa pala, no, yung warrant of arrest. Nandito na yung mga kapulisan at ikaw bilang akusado ay meron kang karapatan. Okay? Ang korte ang magdedesisyon. Okay, ipepresenta ng prosecution ang ebidensya, mabibigyan ka rin ng oportunidad para magpresent ng iyong depensa. Okay? Ang advice ko lang, kumuha ka na po ng inyong abogado, alamin mo ang inyong mga karapatan. Okay? At kung meron mang naging pagkakasala, ay haharapin natin kung ano ang naaayon sinasabi ng ating batas. Okay? Nay, meron po ba kayong mensahe kay Jose Marie po? Sa akin lang. Baka may mensahe po kayo sa kanya, ma'am. Masakit man sa akin, pero kailangan mo panagutan yung ginawa mo. Kaya kita din nila dito para hindi ka margabihan na sa loob ng kulungan. Kasi yung pagbabanta nga po nila na may background po kasi yung tatay nung bata, ng bayaw ko na yan. Yung may message kami na ini-screenshot nung bata na ganito, pag nahuli siya is imi-message siya yung kakalabas lang nasa kulungan. Sobrang kaya ako parang dumating sa point talaga na gusto ko nang magpakamatay. Sobrang Nay, stress ako. Nay, huwag niyo pong gagawin niya, Nay. Pero pinipigil ko yung sarili ko kasi inaano ka sa Panginoon, magpaka-strong ako kasi marami pang nangangailangan ng tulong ko. Opo. Nay, huwag niyo pong gagawin niya, Nay, ha? Opo. Marami pa pong... Ang inaano ko lang, kinakatakot namin ngayon kaya gusto namin siyang ilapit dito. Yung... Makrown niyo sa loob kasi gusto nila talagang ipaganon eh. Hindi po, mama. Hindi po mamangyari. Kasi, mama, ganito po. Tinatakot niya kami. Marami siyang kakilala sa loob ng kulungan. Ganyan. Opo, ma'am, huwag niyo na pong isipin yan. Kaya nga po kayo lumapit na yes, po dito. Po. Opo. Magandang hapon po, Nay, Tay, and Dane. Magandang hapon din po, ma'am. Sumuko na po yung... si Jose Marie Sopetran, yung pinsan po, no, na sinasabing pinsan po. Ano po ang masasabi niyo po dito, ma'am? Ang masasabi ko lang ho sa kanya, ma'am, bakit ginawa niya yan sa akin? Wala ang nanay niya. Ako ang nagbabantay sa kanila. Halos hindi nga sila makarinig sa akin ng mura dyan eh. Pinagkatiwalaan ko siya dito. Anong ginawa niya? Binaboy niya ang anak ko. Nasira ang pag-aaral. Purdila lang ha.
respeto lang sana ang kulang ang hinihingi ko sa kanya eh. Respeto, ma'am eh. Nakatanda ka mag-anak niya. Nakatanda ko sa mga anak ko, ma'am eh. Respeto lang sana eh. Nating alam yung alam mo, ma'am, bawat patrubol niya dito sa batang yan, ma'am, sinong napapahamak? Ako! Napapabarangay. Tatanggol natin yan. May nangyari yan dito sa kapitbahay namin. Sinong nakaharap? Ako. Pero sa ginagawa niya sa akin, ma'am, hindi ko katanggap-tanggap yan, ma'am eh. Kumbaga parang inalagaan niyo na po, ma'am. Tapos, apo. Tenrider pa po kayo ng ganito, ma'am. Tenrider ako. Sinungaling yan. Sinungaling yan pati nanay niyan. Tampang ko rin ang kaso yan. Ma'am, mayroon po kayong gusto niyan. Excuse me, ha. Walang akong kasinungalingan na sinasabi. Ang akin wala lang... Walang pagbabantayang ginagawa sa anak mo! Manahimik ka! Umayos ka, magharap lang tayo, magkita lang tayo sa korte! Magkita tayo! Walang banta ginagawa sa anak mo! Natural lang yan sa amagulang ko makapagsalita ng ganon, pero hindi magagawa yan ang asawa ko! Sasabihin mo, ikaw ang ano... Magkano lang, kukwentahin ko yung gastos mo sa bata, kukwentahin ko! Ha? Kukwentahin ko! Ni sa hospital, wala kang gastos eh! Ni-covered na 4 piece ko yung anak ko. Tanong mo doon sa anak ko. Yung natira mo lang 2-5 ang yun na binayin ko doon sa giniling kit ng bata. Kaya huwag mo sabihin na ikaw lahat ang gumastos dahil pagpasok ng isang buwan ng bata, hindi na ako humingi ng suporta sa iyo dahil nanonumbat ka. Ikaw lang tanging kapatid ko nanonumbat pa kayo tumulong. Yung problema na to, tungkol sa bata, siya pa mismo ang nagkalat dito. Ikaw pa nga mismo nagkalat dito sa ginanangyari sa anak ko eh. Nalalaman ko lang sa kapitbahay ko eh. Okay po. Yung paratang ninyo sa akin. Tatay, opo, magandang hapon po. Sumuko na po. Hapon din po. Yes po, tatay. Sumuko na po dito sa tanggapan po namin si Jose Marie. Baka may gusto po kayong sabihin din sa kanya. Ma'am, ito lang po masasabi ko sa kanya. Itinuring ko silang tunay na pamilya dito sa loob ng pamamahay ko. Pero anong ginawa nila sa anak ko? Nakakatanda, pinagkatiwalaan ko siya rito sa loob ng bahay, nakakatanda siyang kamag-anak. Pero anong ginawa niya sa anak ko? Pagdusahan niya sa batas kung ano man ang ginawa niya. Pero yung sinasabi ho niyang magulang niyan, na pinagbabantaan ko ang anak niya, hindi ho ako nagbabanta. Dahil kung ako'y magbabanta, hindi na po ako magsasampa ng demanda. Paano po ako magbabanta sa tao na yan na nakasampa na ng demanda? Pwede na ba akong magsalita? Pagdusahan mo kung anong ginawa mo sa anak ko. Panindigan mo, dipinsa mo sarili mo. Pati ang nanay niyan, ma'am. Pati ang nanay niyan, ma'am. Sila ang nagtago dyan sa tao na yan. Ano dito sa mga tao dito na ipahiya ang anak ko, minordidad ang anak ko, pamangkin niya ang anak ko. Pinahiya niya ang anak ko dito sa mga tao dito. Ganito lang po masasabi ko. Kung ano yung katotohanan, yun lang ang masasabi ko dito. Ang sinasabi nila na ako ang nagkalat, wala po akong taong kakilala sa amin. Pag umuwi ako twice a month galing sa trabaho, nasa loob lang ako ng bahay. Lalabas ako ng bahay, pupunta sa kanila. Maraming nagsabi ng tao dito na ikaw mismo ang namalita dito sa nangyari sa anak ko. Siguraduhin mo lang. Kasi ikaw, pag nalasing ka, inako mo nga pati yung gastos ng pagkamatay ng kuya ko. Okay na ma'am. Hindi na po ano to sa ma'am sa topic. Nangaling ka, hindi ako nagiinom. Alam ng mga tao rito. Okay, naiiba na, no, yung usapan natin. Okay, ito ay parang magkalaban na yung tatay at yung nanay ng biktima at ng ating akusado. Opo, doon lang po tayo sa nagawa po ni Jose, yung sinasabi, alleged na ginawa po ni Jose. Tatay at nanay, maraming salamat po, no? At ito po ay dito na nga po sumuko sa aming tanggapan. Opo, ma'am. Opo. Opo, ingatan na lang po si Neneng, no? At saka po yung apo po ninyo. Ingat na lang po and Happy New Year po. Colonel Eason and the Sergeant Madera, ano po ang next process po natin dito? Ang next process po niyan po, ma'am, ay re-report po namin ang pagsuko niya sa aming provincial headquarters. Then, yung sa pagdating naman po sa biktima, open naman po ang LGU Carmona para po sila ay maprotektahan, lalo na si Nena. Sa pangunan nga po ni Mayor Dalia Loyola, pinapunta po ako ngayon para po masundo po si Nena para po ma-turn over sa DSWD para sa counseling. Okay, apo. Sige po. Sir, siguro doon na po natin sa labas basahan po, no? At
masundo po para po magkaroon po ng magandang turnover. Una sa lahat, Nanay, maraming salamat din po dahil dahil nasabi niyo nga po, hindi niyo po kinukonsente din po yung nagawa po ng anak po ninyo. And korte na po ang magbahala po dito, Nanay. Ikaw nga yung anong sinasabi nila, Ma'am. Diba sa sampa nila akong gaso? Una po kasi, kaya itinabi namin yan. Nalaman namin ng December 1, may taong apat daw na nakausap yung bunso kong anak. Ang sabi daw doon is, papel ng national ID papipirmahan. Simple nagkakahinala yun gabi. Natakot po kami kasi nga, yung pagbabanta nga po nila, may hawak po kami screenshot. Eh, mismo po anak nila yung nagsasabi sa amin, sir. Sobrang... Kung meron pong nangyayaring pananakot, karapatan nyo rin ay reklamo. Okay? So, nandito rin po ang ating kapulisan. No? Nalaman na ninyo kung mayroon kayong reklamo sa seguridad ninyo. Yes po. Alam, napagbigay, alam na po natin sa ating kapulisan. Pero in the meantime po, ma'am, no? Meron na po tayong kaso ng statutory rape. Nandito po ang inyong anak, sumusuko. Okay? At sila naman ay may oportunidad na patunayan yung kanilang alegasyon sa korte. Korte na po ang magde-desisyon dito. Okay? Kung may nangyaring mga pananakot, pang-i-intimidate, ibang issue na po yan. Okay? Yung nga po. So, yung nga po, dito po siya isinurrender para maprotektahan din po siya sa loob ng ano. Kasi... Gusto niyo pong basahin na din po sa kanila. Opo, pwede niyo. Opo, ma'am. No? Ang programa naman po, sisiguraduhin po namin na nasa tamang proseso ang pag-surrender po ng inyong anak, ang pagdala po ng ating mga kapulisan sa kanya sa kulungan at sa pag-process po ng kanyang mga information. At in so far as yung security niya sa loob po ng kulungan, nagtitiwala po tayo sa PNP, sa Bureau of Jail Management, na kakayanin nila, no, na protektahan at walang sinuman ang pwedeng mag-intimidate, manakot or gumawa ng kahit ano pang krimen sa loob na ng ating mga kulungan. Okay. Yes po, salamat po. Okay. Sige po. Sige po. Sir? So, Jose Marie Supitran. So, ikaw ay inaaresto namin, no, sa kasong RA. Opo, sir, yung pag-arrest siguro sa labas, okay, na lang po, opo, sige para po. Hindi na po sa live, opo. Sa labas na lang po natin basahan. Sige, Jose, sama ka na sa Carmona, Cavite. Opo, PNP natin. Una sa lahat, na-meet na natin si Colonel Jefferson Isa ng Chief of Police po ng Carmona, Cavite, PNP. Action man din to eh, si Colonel Isa. Maraming salamat po, gayon din po kay Police Staff Sergeant Gilbert Madera. Maraming salamat po. Asistihan po namin kayo din doon, mga sir. Salamat po. Magandang hapon po. Babasahan ka ng ano, ha? Maranda rights. Ito yung naman sa Jose Marie Supitran. Naaresto ka namin sa kasong violation ng RA 8353. Sunod na sa statutory rape. So ikaw ay may karapatang manahimik. May karapatang kumuha ng abogado. At wala kang kakayanan na kumuha ng abogado. Ang gobyerno ang magbibigay sa'yo. So ano yung tingnan mo yung karapatan mo? Temporary police station po namin, ginagawa lang po yung aming police station. So ililipat po siya sa BJMP building wherein nakiwalay naman po doon yung custodial facility ng PNP.
Then afterwards, after na ma-commit po siya, then magkaroon po ng court order na siya ay transfer sa BGMP, doon din po sa same building po siya ililipat. At yun nga po, yung sa pangangaba po ng nanay ni Jose, hindi ko po papayagan na magkaroon pa po ng ano, repercussion po ito. Kumbaga, yung sa biktima din po, yung sa nanay, sa anak nila, pati doon sa mga magulang po ng babae, papapuntahin ko po, kakusapin ko rin po, para naman din po sa counseling. Kasi po alam naman po natin, medyo maselan po yung nangyari. Pasalamat din po kay Senator Rapi Tulfo dahil, dahil sa kanilang programa, natulungan po kaming mahuli or sumuko sa kanya itong si Jose. Maraming salamat po sa Senator Rapi Tulfo, sir. Thank you po. Magandang hapon po. Malaman lang din po namin kung ano po yung mga proseso pong mangyayari po dito sa sumuko na aming complainant. Bali po, ang ano kasi po namin, eh, may coordination po ang PNP sa amin kasi wala po silang lock-up. Kaya bali, sa fourth floor po si ilalagay po, pero under po ng PNP, custodial. Bali po sa part po namin sa BGMP, may security rin po kami sa ano, dito pong pinapatupad. Hindi po siya basta-basta pwedeng dalawin o nung sino man. Kasi po, ang ano, yung custodial natin na PNP, eh kailangan po may clearance po sa kanila bago namin i-allow kung may dalaw siya or ano po. Rest assured po na lahat po ng security ng kapulisan at sa BGMP po ay ipapatupad po namin para sa safety po ng ating sumuko na ano, complainant. Ma'am, narinig naman po natin si Inspector Aquino, gayon din po si Colonel Ison na yun nga po, sila na po ang bahala. Ma'am, ha? Yes po, hindi ko po kinukonsinti ang anak ko at lalong hindi ko siya tinago. Plano talaga namin yan mag-ina na. Yung kapatid niyang babae na isuko talaga namin para walang problema. Kasi alam naman namin, pag ang taong may kaso na tinatago, may kaso ka rin. Ako po ay may takot sa Diyos, kaya hindi ko pwedeng ipaglaban kung ano yung kamalian. Gusto ko yung katotohanan lang. Senador Rapital po, maraming salamat po kasi nabigyan niyo ako ng pansin sa problema ko. Ngayon, panatag na po ako dahil nandito na po. Sinamahan niyo kami hanggang makarating yung anak ko dito sa ano, sa kung saan man siya ngayon na panagutan niya yung pagkakamali niya. Maraming salamat, Senator. Tatay, kami po ay kakagaling lang sa BJMP sa Carmona. So sa tulong po ni Colonel Jefferson Ison ng Chief of Police ng Carmona, Cavite, yun na nga po, tuluyan na nga po na nakakulong yung nakagawa po ng ganoong klase po sa anak po ninyo. So gusto ko lang po malaman yung masasabi po ninyo. Sa akin po, masaya naman po na nabigyan po ng husisya ang anak ko. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako na nahuli na siya. Pagbayaran niya lahat ng kasalanan niya. Tungkol naman po dun sa sinasabing may relasyon, may salaysay po ang anak ko. Hindi ako naniniwala doon. Pinipirsa niya ang anak ko. Kasi sir, pinipilit ni Madam kanina doon sa ere na pinagbabantaan niyo yun kasi yung kanyang panlaban. Totoo po ba ito, sir? Ito lang po ang masasabi ko sa kanya at sa lahat ng mga kapanood nito. Walang magulang na hindi makapagsasalita ng hindi maganda sa ginawa niya sa akin, sa aking anak. Ngayon, kung ako po ay nakapagsalita ng ganyan dahil lang sa sama ng loob ko, pero hindi ko po magagawa yan dahil naisam pa ko na pong kaso sa anak niya. Gusto rin malaman, syempre, ng ating manonood na ito bang baby na ito. Nakita naman namin kanina na maayos naman yung ginagawa mo dun sa baby. Ikaw rin nag-aasikaso. Pero kasi mayroong bintang din sa'yo na sinasakal mo. Hindi po, ma'am. Hindi po totoo yan. Ah,
halos hindi nga po madapuan ng langaw yung lamok, mami. Tingnan mo po hitsura ng bata, ang taba. Kami hindi, ma'am. Kahit magalos yan, ma'am. Kahit magtanong kayo dito sa amay amin. Halos nagkandaik ako, puyat, magdamag, maghapon, may sakit ang bata. Ginawa ko yung sasakalin ko, ano muwang namang bata, ma'am? Noon, ma'am, sinasabi ko, ma'am, hindi ko matatanggap, ma'am. Pero nung dumating ang bata, ma'am, nasa akin yung ano, yung tuwa ba na bilang lola. Bakit ko naman gagawin sa bata? Anong kasalanan noon? Ang hindi ko lang matanggap yung ginawa ng anak niya. At saka ng kapatid ko. Ano pong gusto niyong sabihin dito kay nene? Sa akin lang po, magpaayos na siya, mag-aral siya mabuti. Dahil nandito naman kami sa tabi niya. Kami lang po na, kami po bahala sa bata. Alam naman po niya, ma'am, na hindi namin pinabayaan ang bata. Magkasakit yan, ma'am. Magdamag, maghapon akong pagod. Kahit nagkasakit ako, hindi ko ginawa yan. Ginawa ko yung para maging lola sa bata. Kayo po, sir. Ano pong mensahe niyo kay nene? Yung tungkol po dun sa anak ko at saka dun sa apo ko. Yun lang, yung ano, hindi ko po sila pababayaan. Basta sumunod lang sila ng maayos sa ina niya. Tapos yung bata, yun, hanggang sa ano, suportahan ko yan. Kasi wala namang pong muwang sa mundo yan. Walang kasalanan niya. Huwag nilang idama yan. Kasi kung ano, wala talaga silang ano sa bata, eh kami, buhayin ko yan. Papasalamat po ako kay Sir Idol na nabigyan na po ng hustisya ang nangyari sa anak. Yun lang po. Maraming maraming sir, salamat po sa inyo, Sir Rapi. Nabigyan po ng ano, linaw yung ano ng anak ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa programa niyo po, Rapi Tool po. Tulungan niyo po sana kami na hanggang sa kahuli-huli yan. Lumabas ang katotohanan. Yun lang po sa amin.